po ay gagawin natin ay mag-unbox po tayo nitong in-order kong mga super kalan sa Shopee. Ang laman po nito ay tatlong super kalan. In-order ko po ito sa Shopee ng nakaraang linggo. Pagtitingnan natin kung ano ang sitwasyon nito. Nakakalago po ito ng 3,700 plus Shine Kalan from Shopee. Titingnan po natin kung okay ba mag-order sa Shopee ng super kalan with content. Complete set po. With content. Ngayon po, tanggalan natin yung bubble wrap. Bigatin pala ito. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Okay ba? Ano bang nangyari sa biyahe? Dinaliver po ito ng Shopee Express. Ang tagal bago dumating. O, ayan. Wow. Ang ganda ng pagkawa. Balot. Yan. Bawang na. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan po ang kama na tangke. Bedhan din na rin yan. Yan. Okay. Tatlo. Maganda. Naka-bubble wrap. Meron pa sa loob na ano. Ngayon lang yata maganda ang pakapat ng ano, deliver sa akin. Dati, hindi maganda ang pakapackaging ng ano nila. Ngayon, bumawi, pinaganda. Okay, standard. Baka naman standard. Ngayon po, ang gagawin natin ay i-aasin po natin yung buksan naman natin po yung mga burner. Ito, tatlong burner po ito. Buksan po natin ito. Kasi pagkaalam ko nakadisassemble din ko itong mga burner pag dinaliver nila, tinatanggal nila yung mga ano, nakadisassemble po yung knob ng switch, mga top unit ng burner ng super kalan, shine glass kalan. Kaya assemble po natin ito sa isa. Buksan na po natin. So far, so good. Maganda po. Safe na safe ang pagka-balot ng ating mga super kalan. Ayan. Ito po yung handle at top unit ng burner. Nakare-parehas po ang ano yan. Nakadisassemble po. Ito. Naiwan pa yung blade ng cutter. Oh. Mag-ingat po tayo pag mag-unbox na. Tapit ko yung karton. Butas. Pero ako lang. Basta yung laman hindi damage yung burner. Yan. Okay. Ngayon, pabuksan na natin yung ano, handle ng super kalan yung top unit. At i-assemble na po natin itong isa. Ito po, kaya nila ito binababara pag tinatanggal dito para maiwasan masira ang handle ito. Kasi pag naka-direkta kabit ito dito, pwedeng mabasa dito sa biyahe. Kasi plastic. Kaya po nila yung tinatanggal. Yun po, ang pagkabit nito, ito po yung tinatawag na top unit ng super kalan o 2.7 tank. Pagkabit po nito ay tatanggalin itong dalawang screw bolt dito sa burner. Check po dati na dapat merong asbestos yan na nakalagay. Kasi pag wala po itong asbestos ng burner, ito, madali pong masira itong rubber gasket dahil po sa init. Ito po kasi ang nagpiprevent para hindi masira ng init itong rubber gasket. Ito, i-kabit po natin. Simbolin po natin. Balik po natin yung dalawang screwball. Ganda po dito, flat screw. Ganda natin.
So, ganito pong mga brand ng Shen ko lang. Pwede po dyan, flat screw. Mas maganda flat screw ang ginagamit sa Volt. Pwede rin Philips po. Ipitan lang po natin. Ayan. Good na yan. Ito naman pong burner cap. Natatanggal din naman po ito. Same lang sa gasolit burner. Itong burner cap natin. Natatanggal po ito. Ngayon po, ang gawin natin ay check po natin yung bigat nitong ano. Tama ba ang timbang? Kasi ang timbang po nito ay ito po ang TW na yan. Ang ibig sabihin po niyan is air weight. Yung bigat po nitong tanke pag walang laman. Kasi ang laman po talaga nito is 2.7. 2.7 ang net content niya. 2.7. So, 2.7. Wala tayong calculator. 7. 6.6 dapat po ang timbang na lalabas sa kanya. Kaya titimbangin po natin gamit itong ating maiwagang timbangan. Ayan. Ayan po. Tama nga, 6.6. Ayan. Kulang. Kulang siya ng almost 200 grams. Pero okay lang yan po, magkulang ang laman ng ating mga tangke na ganito. Kasi, pag sobra po ang laman nito, pag over po ang laman, hindi po ito umaapoy. Kaya, maganda po, medyo kulang ng konti yung ano niya, laman na gas. Ngayon naman po ay ititest natin kung okay ba ang apoy nito. Walang singaw. Ngayon po, sa pagkakabit nitong burner, siguraduhin po natin naka-off itong switch handle. Ngayon po, ang on po nito is pakaliwa. Ang off. Kanan. Kanan. Pataas po. O, pataas ang pihit. Pababa naman po yung open. So, bago po natin siya ikabit dito sa tangke, sure po natin naka-off yung switch. Ikabit na po natin. Ganun din po sa pagkabit. Pag-higpit po kasi kanya is pag kaliwa. Kaliwa po ang higpit. Yan po. Sumirit na po. Pag nadinig niyo pong sumisirit, tuloy niyo lang hanggang sa mga higpit. Yun naman po yung tutuloy-tuloy ang sirit niyan. Yan, okay na yan. Nagpit na. Then, testing na po natin kung umaapoy. Umaapoy ba? Dapat po mauna yung, pag pusporo po ang gagamitin, dapat po mauna yung pusporo dito sa taas ng burner. Umaapoy. Yan po. Another try. Kasi kanina laging mamamatay. Yan. Tapos buksan po natin ng dahan-dahan tong yan. Yan, ganda ng apoy. Okay na, baka maubos ang gas. Yan po. So ngayon po, ang masasabi ko sa pagbili ng super kalan sa Shopee is okay namang, safe naman siya. And then, tama lang po yung timbang niya. Kasi pag over po, hindi naman po aapoy yung mga super kalan pag over yung karga ng tanke. Dapat po, tama sa 2.7 or kulang o mas okay po kaysa sumubra po yung laman. So hanggang diyan po ang ating review na sasabi kong okay. Thumbs up sa Shopee. Kung lang ang produktong sa Shein ka lang. Kasi binilihan ko nito na store sa Shopee. Ang ganda. So, hanggang po sa muli. Maraming maraming salamat po sa panonood and please subscribe and hit the notification bell. Kung pwede po natin bigyan ng 50 likes, magiging masaya na po ang inyong likod. Maraming salamat po. God bless po.